kung gugustuhin natin na maging malinis ang Manila Bay, so dapat ito pa lang ay dapat maging malinis na ito, mga adventure, kasi pinipilit natin linisin ang Manila Bay. Linisin din para malinis na yung mga basura na andito. Grabe talaga yung water hyacinth, ang bibilis ng labas. Tsaka may nakita ko doon na floating house. Yung baka yung tubig kanina, ang dami dito, naagos doon. Ah, buti naagos doon sa laot. So ito yung mga basura na nandito. Grabe kung saan, ano? Nakaka-adventure. Lang maliit eh! Okay, lang maliit! Patul! Oh. Yan, so what's up mga ka-adventure? Welcome back to my YouTube channel. Mga ka-adventure, today ay mag-update tayo dito sa Batuan, no? Parola, Maynila. Yan. So pinapakita ko sa inyo dito yung reality, mga ka-adventure. Again, hindi natin ito sinisiraan yung lugar bagkos hinahanapan natin sila na mag-comply ng kalinisan, no? Dahil isa sa dahilan kung bakit patuloy pa rin na madumi ang Manila Bay, especially dito sa Pasig River, nakatapat din ng basiko. So andito tayo sa tapat ng basiko, tinatawag na Batuan, Parola, Tondo, Maynila. So ito yung mga basura na nandito sa likuran. At again, pinapakita ko sa inyo yung katotohanan dahil wala naman nagbibideo o nagbablog dito. So sabi ko, gusto ko sana i-share sa inyo para naman maging malinis. Kasi kung gugustuhin natin na maging malinis ang Manila Bay, so dapat ito pa lang ay dapat maging malinis na ito, mga adventure, kasi pinipilit natin linisin ang Manila Bay, no? Pinipilit ng gobyerno na malinis yung Manila Bay. So hindi basta-basta malilinis kung hindi rin nitutuunan ng pansin, dahil konektado. Kung nakikita nyo, nasa Manila Bay na tayo, nasa corner din tayo ng Pasig, Pasig River, mga adventure. Kung nakikita nyo yung mga basura na andito, na grabe, no? Ang dami pala dito, hindi lang kasi nakikita, kasi nga yung iba either natakot sila mag-vlog dito or hindi lang nila talaga mapuntahan, no? At pinapakita natin yung reality, mga ka-adventure. So let's go. So andito tayo, mga ka-adventure, para ipakita yung realidad kung ano na ba yung sitwasyon ng lugar na to dito sa Batuan, no, ng Parola, Maynila. So dahil nga po katapat lang natin yung basiko at yung river na to, yun yung Pasig River, kung saan ang daming water lily ang lumalabas sa ngayon, no? At mabibilis pa dahil low tide. At pag mag low tide, so ito yung makikita mo, tambak na mga basura. So kagaya niyan, natabunan ng buhangin yung mga basura. So yung ilalim pala nito ay basura, mga ka-adventure. Ganito ka Rumi ngayon. Yes. Taka, dito ka ba? Dito ka nakatira? Dito ka ba naliligo? Anong feeling? Di nakakatakot maligo dyan? Lakad-lakad tayo dito. Dito kayo nangangalakal? So yung iba kasi dito, mga ka-adventure, nakatira, no, nangangalaka lang, nanguha ng basura na pwedeng maibinta, no, yung mga kalakal na andito. So wala na nga lang daanan, kasi nga pag diretso tayo doon, maybe maano tayo, kumbaga wala, dead in na kumbaga para sa atin, dahil nga tubig na at mga kabahayan na hindi na tayo pwedeng tumuloy pa. At kung makikita nyo yung sitwasyon dito, mga ka-adventure. So again, pinapakita natin to hindi sa hindi para siraan, at least pinapakita natin yung realidad na meron dito. At sana mapansin din para malinis na yung mga basura na andito. Grabe talaga yung water hyacinth, ang bibilis ng labas. Tsaka may nakita ko doon na floating house, no? At dito, kung nakikita nyo, nagkukulay green yung gilid dahil po sa water lily hyacinth na andito, mga ka-adventure. Na isa sa talagang dumumi na rin, no?
So, may aso. Tsaka siyempre mga ka-adventure, no? Yung mga ano nila dito. Kung napansin yung mga bahay na walang CR. So, hindi natin alam kung saan sila nagsi-CR. So, bahala na kayo mag-comment. At kung ano yung masabi nyo, mga ka-adventure, sa area na to. Ayan. Kaya, kuya, parati ba may naglilinis dito? Oo, meron. Ano yung mga naglilinis dito? Dinar? Oo. Ah, yun, sila. So, magandang araw po. Nag-iaral na din po. Gakot kami nun, sir, yung inakot namin doon. Dumating yung truck ng basura. Ah, kaya pala lumabas kayo kanina. Oo. Ah. Pagkatapos lang din. Ayan. Kumusta ng paglilinis natin dito, kuya, sa ano, Batuan ba tawag to? Batuan? Opo, Batuan. Kumusta yung paglilinis natin dito, kuya? Ayan din, sir. Wala bang patid o walang tigil yung ano, basura na dumadag sa galing sa taas? Yung mga water lily. Water lily talaga, oh, no? Kumuti nga ito, sir. Yung may... yung tubig kanina, ang dami dito, naagos doon. Ah, buti naagos doon sa laot. Ang dami rito, puno yan. Sakay nila kanina dyan, eh. Puno yan. Really, tumas yung tubig, bigla. Ah, para natangay siya ng agos. Oh, kumbaga na wash out, papunta sa laot yung ibang water lily. Tsaka yung mga basura, kuya, kumusta dito yung asuswal yung mga basura to, ay bago ba o araw-araw may dumadagsa pa rin na basura? Hindi mawala talaga, no? Hanggat hindi maubos yung basura sa taas, yung mga basura na ito ay pabago-bago lamang. Katulad sa Manila, mga ka-adventure, kung napansin nyo doon, is araw-araw walang tigil yung Stereo Rangers, tsaka tawag ito, DPS Mandaraga, DPS Mandaraga, tsaka DNR River Warrior, no? Tsaka yung River Patroller, mga ka-adventure. So wala silang patid sa paglinis. Yun nga lang, dahil sa mga kabayan natin na ibang salaula, no? Na hindi nila tinatapon ng maayos yung basura nila. Okay lang sana kung plastic na pwedeng pagkakitaan ng mga kabayan natin ang itapon. Mas agree pa yung mga kabayan natin kaysa ganito, hindi na pakinabangan. Ano? Okay pa yung kalakal itapon doon sa ilog at palutangin para pagkakitaan ng mga kabayan natin na nabubuhay lang sa kalakal at nasa tabi ng ilog na kagaya nito, mga ka-adventure. So, grabe ang dumi. Pero anyway, wala naman patid yung DNR sa paglilinis tsaka extinction. Yes, sana all. Oh. Saan yan? Isda. Eh, patay na. Buhay pa po. Hala. Ah, kinuha niya dyan. Pa po. Sayang naman. Yan o. Ano yung papakawalan mo lang o... Alagaan po. Aalagaan, tapos pipritohin. Kala ko pipritohin mo eh. Wala ka bang balak prito. Baka pritohin mo yan, ha? Kala ko pipritohin yung isda eh. Yan, so mga ka-adventure. Dito naglalakad tayo sa giliran pa rin ng bahay at buhangin ilog. So halo-halo namin yung mga nandito, mga nakatambak na basura. Ay, marami kang alaga manok dito tayo. Mahilig ka tayo siguro manok, no? Ha? Ang dami na matay. Ilang taong ka na dito nakatira, tay? Ah. Kumusta naman kayo, tay, ngayong pandemya? Mahirap. Ano ba yung isa sa mga hanap buhay niyo dito, tay? Sa pier ako nag-aano. Ah, sa pier, yung dati ng Saging, Davao. Ah. Taga Davao pud ka? Hindi. Taga dito na. Ay, 40 anos lang rin. Ah, tagal ka na pala dito, tay. Ano probinsya mo, tay? Samar. Ah, Waray. Marami kayo dito, Waray, ah. Hadin. Sabi. Ah, dadaanan ko rin yan. So, dito kasi mga ka-adventure. So, kaway muna kayo. Yan, so, very smile yung mga bata dito. Palangiti. So, ito yung mga basura na nandito. Ah, grabe kung saan, ano, mga ka-adventure.
Grabe yung pagkatambak ng basura dito sa kinakatayuan ko, mga ka-adventure. Isipin mo yun, hindi mo akalain na nandito tayo sa gilid ng ilog, especially Parola, at nakapalibutan tayo ng mga building na nasa paligid, mga ka-adventure. Talagang grabe. Yes, so mga ka-adventure, kasi medyo talagang ano, dami kasi ng mga damit, no? At mga siyempre, basura ng tawag dyan. Hindi na pwede pa kinabangan. Ha? Sa vlog ko. Para kahit pa paano, mapansin, malinis, di ba? Kasi dito nag-i-enjoy yung mga bata. Oh. So kahit pa paano, mga ka-adventure, nakikita na yung buhangin dito. So hindi lang natin alam kung lagi. Parati ba, sir, may naglilinis dito, sir? Opo. Nung una, so, matambak ba ang basura dito? Pero ngayon, ganun pa rin. Marami pa ng basura, kaya lang nilinis na nila. Pag may dumadating ng basura, ganun sa ano? Ganun pa rin, tatambak pa rin pag galing sa taas. Yan yung mga water lily, yung mga basura. Hindi nilinis, tambak ito. Kaya lang araw-araw na nag-i-linis. Salamat, sir, ha? Yun pa rin siguro. Salamat po. So ito pala yung mga sinasako, mga ka-adventure. So sinako to ng mga DNR patroller o river patroller ng DNR. So nakikita natin kung gaano karami. Ano ba to? Paano ba to nilalabas? Sinako-sako ba to sa paglabas o may bangka sila na ginagamit dito? Sinako-sako, tapos kariton nila pala. Kariton na sa labas. Okay. So kinakariton pala to ng river patroller. Ha? Okay. Pinasampas sa truck, tapos pinadala sa... Yan. So, yung mga basura pala dito sa Batuan, mga ka-adventure. So, inaano to. Nilalagay sa kariton, palabas. So, ang daan siguro to, barangay gate 56, di ba? 56? Yan. Yan. So, ang dadaanan nito sa 56, mga ka-adventure, yung mga basura, para matanggal na. Pero wala daw talagang tigil dito ang basura pagdagsa hanggat hindi napiprevent yung Pasig River dahil sa pangunahin, no, yung mga water hyacinth, kumbaga yung mga water lily, mga ka-adventure, na talagang ang dami na nanggagaling pa dun sa taas. Kaya walang tigil yung basura na dumadagsa dito, tatay, no? Tatay, ilang taong ka na nakatira dito, tay? Kaya nga yung dagat ng mga isang taon. Salamat, Aya. So mga ka-adventure, gusto ko lang explore sa inyo. At siyempre, no? Ipakita kung gaano karami yung mga basura dito sa area na dapat malinis na to, para naman yung Manila Bay, no? At wala nang tanong-tanong o question-question kung bakit hanggang ngayon tambak pa rin ang basura na dumadagsa sa Manila Bay. Dahil isa sa dahilan, dahil dito na nga po, no, basura na to dito. Tambak na to, basura na andito. So dapat isa rin to sa tuunan ng pansin ng mga kababayan natin na nakaupo, para maging malinis na, mga ka-adventure. So hindi tayo, andito tayo para ipakita yung realidad.